Hello guys, welcome sa aking channel. Sa video na ito, tuturo ko po sa inyo kung paano tayo makasave ng data or maiwasan ng agad na pagkalobat ng ating baterya o ng ating Android phone. Click lang po ang settings. Nasa loob na po tayo ng ating settings. Click lang po itong mobile network. Kung makikita nyo po dito, meron pong mga application. Yan ay galing sa Play Store, hindi sa sarili ng aking Android phone. Kung mapapansin nyo po, nakalagay dito is data connect permission. Ako kapag gagamitin ko pa ang Facebook, on ko lang po yan. Yung mga nakakulay blue is naka-on po. Click data saving mode. So ayan, nandito na po tayo sa kaloob-looban. Click mo whitelist apps. So ayan, oh lala, bukas lahat ng apps. So ayan guys, pakibasa na lang po dyan. So ayan guys, click na po natin sila para mawala na po yung blue na kumakain ng ating data. Ayan po. Off natin lahat. So, yung mga important yung ginagamit nyo is huwag po nyo dapat naka-on lang po siya. So, na kung importante talaga. So, yan no. Napakadami po. File manager, contact, drive, duo, email, siya, ano pa itong Google Play Music, Google Play Services. Kaya pala ubos-ubos agad yung data ko. Google TV, iManager, KineMaster. KineMaster, di naman ako nag-open yun. Maps. FB Live, din po ako nag-Facebook kasi po, madali yung load niya. Kaya yung Register Dictionary, Messages, Music. Naka-open din yung data niya. Notes, Opera Mini, PayPal, Phone, Photos. Ano pa to? PixArt, Recorder. Okay. Teams, video, may dito din ng video, ito pa, vivo.reader, vivo.com, vivo cloud, weather, so si YouTube ginagamit ko po yan, of course, so ayan, konti na lang po yung naka-open yung mga importante yung ginagamit ko po sila. So ayan, i-off ko po yung data saving mode. Sinasabing dito, naka-on pala yan. Balik na po tayo sa ating pinagmulan. Sana po may natutunan kayo at please like naman dyan, subscribe or comment kung gusto nyo mag-comment. Thank you!